Basta mga ganito, sa kanila talaga ako kumukuha. Kasi pag sa grocery, naku, magkarambulan na mga sisi ang mga biscuits. Pagdating dito, ito mga ganito, na ganito ko ay durog na, yung mga bata ayaw nila ng durog. Hello mga kasari, hello mga kanegosyo, hello mga Mars, hello mga sis, ayan, kompleto. Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po sa atin. Busy na ba? Ayan, papalapit na ang December 24, mga sisi. Puno na ba yung tindahan ninyo? Pulpak na ba? Okay, so for today's vlogs ay kunting share lang dito sa aming sari-sari store. Busy ang life nating lahat ngayon. So kanina na busy ako, mga sisi, dahil nakahabol pa ako sa Marlboro Shetty. Wait lang. Pag-open ko kanina sa apps, nakita ko na ngayon pa lang December 19, alas 12 ng tanghali, ang Marlboro Shetty ay magiging 22 ang points, mga sisi. So, kanina buti na lang nakahabol ako ng 10 pack code lang kasi pahirapan ang pagpasok, mga sisi. Hindi kaagad tayo makapasok. Katulad ng mga ordinary na araw, pag mag-encode tayo ng pack code, pasok agad. Kanina, tiyagaan lang po talaga. Yung iba siguro nag-surrender na, pero ako, hindi ako nag-surrender. May technique ako para makapasok. So, nakapasok ako ng 10 code. Nasa 300 siguro yung points ko. Buti na lang kanina ay nabantayan ko, mga sisi. 1 hour lang. Pag 1 p.m. na, wala na. Tapos na kaagad. Kaya buti na lang nakaabot pa ako kanina. So, na-busy ako. Sabi ko kay Kuya Dave, huwag ka munang aalis dyan. Tulungan mo muna ako. Kasi pag may bibilin ako, maabutan ng 1 oras, wala na. Sayang. Iwan ko ba, mga sis, kung kayo din naka-encode ng Marlboro Shetty. Siguro, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung di ako nagkakamali, sayang pa. Kayo. Ngayong New Year na paparating, hopefully, meron pa. Kahit papano, pangdagdag ito, mga sisi. Okay, so kanina din dumating yung ahente namin sa ice cream dahil palitan na yung luma naming freezer na yung open lang yung takip. So ngayon, paparating na yung freezer na glass na daw ang takip kasi i-pull out na yung mga lumang freezer. Ayan. Tapos kanina, mga sis, dumating yung aking, ayan o, sa wakas, yung aking Lucky Me na in order sa ahente panel talaga ng Lucky Me. Nainis ako dahil Wednesday pa pumunta yung ahente dito, tapos i-deliver daw Thursday. So anong araw na ngayon? Dapat Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, 4 na araw bago dumating yung aking mga Pancit Canton at Lucky Me. Yan pa naman yung pinakamabenta dito sa tindahan namin. So, nag-grocery ako Thursday, hindi ako kumuha ng mga noodles at pancit canton kasi nga umaasa ako sa ahente. Tapos wale yung box ko doon, mga sis, bakanting-bakanti na. Sayang pa naman yung benta kasi mabenta yan, malakas yan. Sayang pa sana. So kanina, pagalitan ko sana yung mga ahente kaya sabi nila, Christmas party daw, ayan, Christmas party daw nila. So, sige na lang, consider na lang, di na lang ako nagagalit sa kanila. Pero sabi ko, sa susunod, pag ganito, aabot ng 5 araw na hindi ko natatanggapin yung aking order. Bahala na kayo. Okay, so naputol tayo, mga sis, may bumili lang. Sana ba ko? Okay, ang overall, total na nabayaran namin sa ahente ng Lucky Me ay 3,181. So 3,000, medyo marami talaga tong order ko sa kanila, mga sisi. Sarap talaga, pang suntokin sila ba. 5 days hindi ako kumuha nga sa grocery dahil akala ko pagkabukas i-deliver na nila. So ngayon pa Lunes, kung di lang siguro Pasko, mga sisi, iwan ko lang. Pang jumbagin ko talaga sila ba. Kainis. Tapos Saturday, nag-order ako kay grocery ng mga noodles, kaya lang Wednesday pa nila ihatid. So, matagal pa ang Wednesday, di ba? Monday pa ngayon. Buti na lang kanina, dumating sila. Ayan. So, kunting flex lang kung ano yung mga napamili ko, mga sisi, kasi nga, nainis talaga ako sa kanila. Okay, so ganyan na lang siguro, no? Ganyan na lang. Okay, so 3,000 lahat. So, kumuha ako ng Skyflex sa kanila, pero hindi ako bumili nito sa grocery kasi nga umaasa. Ang hirap umaasa, no? Tapos, umaasa tayo sa wala. Smile na lang ako. Tapos, jampong, kumuha ako ng 10. Yun, 10 jampong. Tapos, assorted na to, mga sis. Ito, oh, yung sweet and spicy. Half siguro ito, half. Meron din yellow. Ayan, may yellow din.
assorted, may labuyo at saka sa ilalim ay chili mansi. Ayan, marami yan siya. Okay, next, dahil nangahulig na mga sisi. Next box ay ang mga ignog na malalaki. Ayan, di ko pa matingnan kung magkano yung price kasi dati ay 35 yung benta ko. Tingnan ko kung hindi ba nagtaas ngayon. So, limang eggnog. Ayan, limang eggnog. Next ay Mond Mamon. Kumuha ko sa kanila kasi medyo mura lang ang Mond Mamon. Benta ko nito ay 16 pesos pa rin kasi ang puhunan ay nasa 13 plus. Pero sa grocery ito, medyo taas na. And then, kumuha ko ng pita, 7 pesos ang benta ko nito, mga sisi. Ayan, dalawang pack ng pita. Tapos, itong mga nisen na wafer stick. Ayan, sa kanila ako kumukuha kasi nga, naka-van sila. Panel na malaki, so hindi siya madurog. Ayan, basta mga ganito, sa kanila talaga ako kumukuha. Kasi pag sa grocery, naku, magkarambulan na mga sisi ang mga biscuits. Pagdating dito, ito mga ganito ko ay durog na, yung mga bata ayaw nila ng durog. Palitan po, dahil durog. Ayan, nakakainis. Wala kang choice, kainin na lang ni Kring. Tita, tita, pwede palitan ito kasi durog na po. Ayan, kaya hindi ako kumukuha sa grocery. Tapos, nag-add ako ng mga Lakimi na beef. Ayan. Balik natin. Kasi maya-maya, mga sis, busy na kami ni Kuya Dave. Iniisip namin kung paano namin ipasok yung isang freezer dahil napakasikip na dito yung ano namin, yung tindahan namin. So, update tayo mamaya kung ano yung kalagayan dito sa aming tindahan. And then, next, medyo marami talaga ito, mga sis, yung in-order ko kasi ubus na yung ano, kaya galit na galit talaga ako sa kanila. Ayan, oh, pancit canton na kalamansi, isang box ito. Isang box talaga, box talaga ito, mga sisi. Tapos, pinakalas ay isang box din ng Lakimi na, sana yung ano ko. Isang box ng Lakimi na chicken. Okay. So, okay lang sana mga sis kung ang order ko ay 10-10 lang. So, bahala hindi sila mag-deliver. Pero, dami kaya nito per box talaga, oh. So, isang box ng Lakimi na chicken. Ayan, may laman na yung aking box. Kasi, yung box ko doon ay walay na. Tapos, ang Lakimi na chicken pa naman ang mabenta. So, itong Lakimi chicken dito sa lugar namin sa Mindanao ay 12 pesos lang kasi ang puhunan nito ay nasa 9 pesos mahigit. Tapos ang aming mga pansit canton, ang puhunan ay 11. So may 2 piso lang ako, benta ko ay 13 pesos. Pero alam ko sa Luzon nasa 16 or 15 pesos na ang mga pansit canton ninyo. 'Di ba mga sisi? Okay, so, ano pa bang update ko sa inyong mga sis? Siguro mamaya pagdating ng freezer ng ice cream, another vlog na to kasi medyo mahaba-haba na yung usapan natin. Pinalabas ko lang yung aking sama ng loob sa ahinti ng Lakimi. Consider na lang kasi Christmas, dapat magmahalan. Diba? Magmahalan tayo mga sisi. Ayan. Merry Christmas, namamas ko po. Pahingi regalo. Ayan mga sisi. So, meron pala akong, ayan ha, mga sis, ngayon ay Lunes na. For sure, ang grocery ngayon ay mahahaba na ang pila. Pero hindi ako pumila dahil meron namang grocery. May order ako siguro 10,000 ngayong Wednesday darating. Text ko sa inyo kung ano-ano yung mga item na pinambili ko. At least mga sisi, hindi na ako pupunta sa grocery. Hindi katulad noon na pag ganito, punta kaagad ako sa grocery. Mga ano pa lang, 21, ayan, mag-grocery na ako.
mga 20. Pero ngayon, hindi na. Kasi may grocery na. Doon ako kumuha sa kanila. Same lang naman sila ng price sa grocery dito. Yung iba nga, yung mga alak nga sa grocery ay mas mura pa kaysa sa grocery kung saan ako namimili. O, diba? Okay, mga sisi. Ito lang muna yung update natin for today. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa amin. Sa patuloy na nag-subaybay sa amin ni Kuya Dave. Thank you so much mga sisi. Mga OFW ko mga sis na gusto nilang magtinda pag uwi. Ingat po kayo palagi. Okay, kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching. Bye-bye!